Decades apart, noon at ngayon na mga larawan ng mga veteranong Filipina celebrity. Welcome sa the GMS Amazing Stories. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and touch notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload natin. Salamat! Sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong taon, inilabas ng Film Development Council of the Philippines ang mga litrato noon at ngayon ng mga veteranong Filipina celebrities na tinawag ng ahensya na Matriarchs of Philippine Cinema. Kasama sa listahan ang 87 anyos na aktres na si Gloria Romero, 90 anyos na si Rustica Carpio, at ang 89 anyos na Queen of Visayan Movie na si Gloria Sevilla. Kasama rin sa listahan ang Queen of Philippine Cinema na si Susan Roses, Luz Valdez, the original female fatale of Philippine cinema Rosa Rosal, Celia Rodriguez, Queen of Philippine Costume Pictures Delia Razon, Perla Bautista, and the Audrey Hepburn of the Philippines, Barbara Perez. Magkasama, ang mga babaeng ito ay nagbida sa daan-daan, kung hindi libo-libo, ng mga pelikulang Pilipino mula noong huling bahagi ng 1940s, balikan ang walang hanggang kagandahan ng mga reyna ng sinehan sa Pilipinas. Gloria Romero ipinanganak noong 16 ng Desyembre taong 1933, ang 87 taong gulang na aktres na si Gloria Romero ay nananatiling aktibo sa show business mula noong 1950s. Sa buong karera niya, tumanggap si Ms. Gloria ng maraming parangal sa panghabang buhay na tagumpay mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards, FAMAS, Gawad Urian Award, at Luna Award. Noong nakaraang taon, nakatanggap siya ng Manay Ichu Vera Perez Maceda Memorial Award sa 2020 Metro Manila Film Festival Awards Night. Luz Valdez ipinanganak noong 9 Setyembre taong 1940, ang 80 taong gulang na aktres na si Luz Valdez ay lumitaw paminsan-minsan sa ilang serye sa telebisyon bago ang pandemya. Sa pamamagitan ng kanyang karera na tumagal ng 5 dekada, nakatanggap si Miss Luz ng maraming parangal mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies, huli siyang lumabas sa Alden Records starrer na The Gift. Rustica Carpio ipinanganak noong 9 Agosto taong 1930. Ang karera ng 70 taong gulang na aktres na si Rustica Carpio ay lumampas sa telebisyon at mga sinehan dahil siya rin ay naging scholar at isang UNESCO Fellow sa Dramatic Arts sa National School of Drama and Asian Theatre Institute sa New Delhi, India. Si Ms. Rustica ay mayroon ding doctorate degree sa literatura mula sa Universidad ng Santo Tomas, pagkatapos, naging dekano siya ng Polytechnic University of the Philippines College of Communication at College of Mass Communication ng Far Eastern University. Gloria Sevilla isinilang noong 31 ng Enero taong 1932. Ang 89 anyos na si Gloria Sevilla ay nakilala bilang Queen of Visayan Movies, para sa kanyang mga kontribusyon sa mga pelikulang Filipino na gawa sa Bisaya noong 1950s at 1960s. Celia Rodriguez ipinanganak noong 21 ng Hunyo taong 1938. Ang 82 anyos na si Celia Rodriguez ay aktibo pa rin sa show business, huling lumabas sa remake sa telebisyon ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Delia Razon ipinanganak noong 8 Agosto taong 1931. Ang 89 anyos na si Delia Razon ay nakakuha ng moniker na The Queen of Costume Pictures noong 1950s dahil nagbida siya sa mga costume at period film na ginawa ng LVN Pictures, sa kabila ng pagretiro sa pag-arte. Nagpapatuloy ang legacy ni Delia sa kanyang apo, ang kapuso aktres na si Carla Abellana. Perla Bautista ipinanganak noong 18 Pebrero taong 1940. Aktibo pa rin sa show business ang 81 anyos na aktres na si Perla Bautista. Sinimulan ni Ms. Perla ang kanyang showbiz journey sa edad na 17 nang sumali siya sa LVN Pictures. Barbara Perez ipinanganak noong 4 Enero taong 1938. Ang 83 anyos na aktres na si Barbara Perez ay tinaguri ang Audrey Hepburn of the Philippines dahil sa kanyang pagkakahawig sa yumaong Hollywood icon. Si Miss Barbara ay hindi lamang nagbida sa daan-daang pelikulang Pilipino dahil noong 1962, ginawa niya ang Hollywood film na No Man Is an Island. Rosa Rosal ipinanganak noong 16 Oktubre taong 1931, ang 89 anyos na si Rosa Rosal ay tinaguri ang female fatale of Philippine cinema. Bukod sa pagiging artista, naging public servant din si Miss Rosa bilang Red Cross volunteer, para sa kanyang trabaho sa Red Cross. Natanggap niya ang 1999 Ramon Magsaysay Award para sa public service,
isang parangal na itinuturing bilang Nobel Prize sa Asya. Susan Roses ipinanganak noong 28 ng Hulyo taong 1941, ang 79 anyos na si Susan Roses ay aktibo pa rin sa show business ngayon. Tinaguri ang Queen of Philippine Movies, noong 1960s at 1970s, lumabas siya sa maraming blockbuster na movie like 1965, flick na Daigdig Ko'y Ikaw, at 1987 na pelikulang No Retreat No Surrender, si Commander, kasama ang yumaong asawa at hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe, Jr. Kung nagustuhan mo ang The GMS Amazing Stories, please don't forget to subscribe, like, comment, and touch notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload natin. Salamat!